Sana ang goal natin is mag-end tayo. Ang prayer natin, hindi lang basta emotional, pero missional relationship. Kasi bakit? Ang marriage kasi sobrang ang laki ng plano ng Diyos kung bakit niya kinreadyo. Sabi ko nga kay James, sabi ko, alam mo, mahal ko, ang marriage, tool yan. So, gamitin natin yung strength natin together to serve. So, ito yung gagawin natin. You know, marriage, sobrang importante yan. Ang ganda ng creation talaga ng ganda. Ito yan. You know, God, kaya ginawa na yan, God puts us together for a purpose. May purpose yun eh, kung bakit tayo nilagay. Hindi lang basta sa para sa romantic relationship natin, hindi lang yun din. Alam mo, for me, kasi ang relationship for me, parang journey yan. Ganito. At dito ako mag-end. Imagine mo, kung kayo sa isang relationship, sobrang hingin nyo lang, at maglalakad ko, gusto nyo magkaharap kayo, ito lang, time now. Parang ganito yan. Ang relationship for me, journey yan, parang kayo naglalakbay dito. Kung gusto nyo lang talaga sa relationship nyo, clingy lang kayo, imagine, lalakad kayo, mahal ko, punta tayo dun. Bakit? Basta gusto ko magkasama tayo. Okay, lakad mo din. Gusto ko magkaharap tayo. Sige, lakad kayo. Ang hirap yun. Diba? No one walks together face to face. Mahirap yun. Naglalakad tayo side by side. Bakit? Ito nga eh. Ano ba yung word na suitable? Di ba yung original language ng word na suitable is the one who should always be on the side? Ito ah. Ang babae, hindi kinuha yan sa ulo para manduhan ng mga lalaki. Diba? Nor was she taken from the feet to be trampled upon. Ang babae, kinuha yan sa tagiliran. Sa side natin. Mga lalaki. Kaya, tayo, pag nakita na natin si God's face, at pag nilagay natin yung arms natin around her, it's like saying, welcome home. So, ito yan. We walk side by side facing something. A common mission. Sabihin ko sa inyo, any relationship, if there is a common mission, napakalakas nun, napaka-powerful nun. Ang mag-asawa, may common mission yan. Diba? Kahit sobrang dami in differences, nag-stay pa rin together. Bakit? Because of the mission. Kaya sana, I hope and I pray, hindi lang tayo basta mag-aim ng emotional relationship. Mag-enter ako sa isang relationship kasi bakit? Hindi lang dahil basta sweetie-sweetie, goody-goody. Kasi, ngayon, may plano ako. May gusto ko mangyari para sa next generation. Kasi itong promise na to, hindi lang basta to para sa atin. Para sa next generation natin to. Kaya ako, before ako mag-enter sa isang relasyon, ang prayer ko, God, gusto ko ng ministry partner. I am praying for a ministry partner. Why? Kasi sabi ko, hindi ako tatanda. Hindi ako matatapos sa mawawala sa mundo na to. Eh, hindi mo ko ginagamit. Ang pamilya ko, Lord, mamamatay na maglilingkod sa iyo. Siguro kung gano'n yung mindset ng bawat isa, sa tingin mo, hindi yung honor ni God yan. Kasi siguro, pray ka na, Lord, malungkot ako. Si God, ako naman itong anak ko. Malungkot. Bigyan ko ng partner. Hindi gano'n yun. Kapatid, kawawa, masisira yung plano ng Diyos para sa iyo. Ang ganda ng plano ng Diyos para sa atin. Kaya nga ito kami dalawa ni Pastora. Ngayon, alam niyo ba ito, share lang last. Si Jamie kasi, nung bata pa yan, ang prayer niya, gusto maging artista niya. Oh, hindi siya naging artista, naging Pastora yan. Ako naman, nung nasa starstruck na ako, o nung nasa bubblegum pa na ako, gusto ko na maging pastor. Gusto ko magpastor, pero hindi ako naging pastor. Diba? So, tinry ko, pero hindi. So, ginawa ko, nag-artista ako. Sabi ko kay James, sabi ko, mahal ko, alam mo. Iwi natin yung media. Diba? Kuya natin yung media. Gamitin natin yung influensya natin para ma-share itong mga to. Kasi itong mga taong to, ito to be honest, sa mga artista kasi mayayabang.
May angas talaga, seryoso. Kasi kung wala kang angas sa industry, kakainin ka ng mga tao doon. Hindi ka pwede, kung gano'n ka lagi, wala kang kainin ka. Kaya kailangan may angas ka. Kaya sabi ko kay Jimmy, sabi ko, mahal ko, ang atake natin sa mga artista, huwag mo agad siya ng gospel yan. Kaibiganin mo. Ito, share ko sa inyo. Since June 16, kakasal na ako. Yung best man ko, ito dapat eh. Sila dapat eh. Alger at saka to. Kaso, challenger na lang muna eh. Kasi, alam mo eh, maraming, maraming mag-protesta. So, anyway, ito na nangyari. Sabi sa akin ni Alger, kabon, sabi niya, pare, 2 months na lang ikakasal ka na. Ito gagawin natin. Ito regalo ko sa'yo. Bigyan mo ko ng 2 months, papaganday ko yung katawan. Para naman pagdating sa honeymoon. Diba? Para wow. Okay, ito ah. Hindi ko pa hinahalikan yung fiancé ko. Hahalikan ko siya sa araw ng kasal namin. Dapat pa naman holding hands eh. Sobrang extreme eh. Pero syempre, kailangan natin punin yung love natin ng partner. Pero syempre, pag ginawa natin, magsasat tayo ng boundaries. Oh, set ay bawal. Tatayo mga lalaki, remember, kahit gustong-gusto ng babae, magtampo na yan, wag na magtampo si Lord sa atin. Diba? Sabi niyo po yan, gusto niyo yung partner niya, kiss mo ang po, hindi mo ko lang. Hindi ka lang. Hindi kasi, yung tampo ko sa'yo, wag na. Gusto niyo magtampo si Lord sa atin. Christian, diba? Gusto natin ang gano'ng lalaki. Uy, nalaki, ikinig tayo sa tama, hindi sa tama. Pwedeng ayun yung quote. So, ito na yan. So, bakit ang ginawa yan? So, schedule namin ni Alger every Tuesday and Thursday. Sabi ko mag-gym kami. Pero, ito ang ganda. Sa gagawin namin, hindi ako, ay, mali ako. O, sige, share ako sa inyo. Sabi ko na, no? Kasi nagkaroon kasi ng problema sa walk niya, Alger, kasi. So, medyo na, na-shake siya, medyo, naligaw sa Middle East. medyo... Sikit lang. Oo, sikit lang natin eh. Ako na, puso ko na. So, meron ng problema sa walk niya. So, sabi ko, gusto kong uwin itong tao ito pagbalik. Pero hindi ko siya sara ng gospel. Bakit? Merong isang tao, merong kaibigan. Itong taong to, nagtampo siya kay God. Umabot sa naging parang nag-backslide siya, napapunta na yata ang atheist ng tao ko. Na, ayaw niya na. Tapos, ngayon may kaibigan siyang Kristiyano, sabi sa kanya. Surrounded siya with God's people eh. Pero itong taong to, lumapit sa kanya. Sabi nga, bro, sabi ng lalaki, sabi ng friend niya, pare, makipag-usap ako sa iyo, pero huwag mo nang babanginin si Jesus Christ. Walang God, walang Jesus. Sabi nung kaibigan siya eh. So kung ano yung trip ng taong yun, ginawa niya. Labas sila. Diba? Nag-shopping sila together. Nagpagwapo, nagpaganda sila. Pero never binanggit nitong taong to si Jesus Christ sa kanya. Never. Ang naramdaman ng tao, ng kaibigan niya, is love. Parang sabi niya, bakit ganun? Ang dami kong kaibigan Kristiyano, pero sobrang naisampal sa akin yung gospel. Pero itong taong tong Kristiyano, never nag-mention ng Christ. Pero naramdaman ko yung love ni Christ sa buhay ng taong to. Ano ba kasi ngayon? Si Paul. At ako. Umabot ako dun eh. Itong tao ko never, hindi niya pinanggit si Christ sa akin nung time na nag-backslide ako. Ang pinaramdam niya sa akin daw, sinamahan niya ako sa anak ko. Hingil ko sapatos, pero, bigyan tayo new balance. Kaya ano pa bigyan yung balance to eh. Kaya pala. Tumasin natin yung mga pantalon ko, ako pala. Ang gagawin ko kanalan. Eh sabi ko, mahal ko, tinggap ko yun natin. Ito yung mission natin. Meron tayong call on mission. Ang galing. Ang ganda nun. Imagine, ganun kayo sa relasyon nyo. Hindi yung may asawa ka na, nag-review po mo 3 a.m. Sabi ng asawa mo, ano ba naman yan? Madaling araw. Disciple. Magsama na kayo ng disciple mo. Kayo na lang. Ang hirap na, diba? Pero imagine mo,
3 a.m. nagre-ring po. Ako si Andy. Pagsagot ko, ah, mahal ko. Kailangan ko puntahan si ganito. Ah, sige. Pag-pray ko kayo. Samahan pa kita. Ako dun sa kasama. Sige. Ang ganda mo. Diba? Kaya huwag tayo mag-decision based sa ating emotion. Diba? Bago tayo mag-decide, mag-enter sa relationship, ang mga bagay na dapat natin consider, una, buo na para sa Diyos. Diba? Kung marami ka pang iniisip, alam, ayaw naman natin ng partner na sobrang daming hugot. Ano ba lang sa buso ng kapatid? Daming hugot ngayon ko, ah. Diba? Diba? Ayaw natin na gano'n. Siguruduhin natin na before tayo mag-enter, tayo muna sana. Tayo mga lalaki, okay tayo. Buo-buo tayo. Sa mga babae naman, sana. Diba? Heal ang puso natin. And, yung next, yung last, siyempre, word from God, circumstances, confirmation from godly people, and yung last, desire. Yes! Sabihin natin, ito, last na sorry ah, last na talaga ito. Yes! Sabihin natin na, na God, God may use them, godly people to speak to us. Diba? But I hope and I pray that we will be discerning enough to hear if it's really from God or not. Again, it's between you and God. Diba? Let not anyone determine your needs and your wants. Hayaan mo si God yung mag-yes and mag-no sa atin. Yes, may mga godly people na sa paligid natin. O na invalid natin yung mga sinasabi nila. No? Pero at the end of the day, tayo pa rin at si God dyan. Malalaman natin, doon natin mas malalaman yung will and purpose ni God sa life natin. Kung sino pa talaga yung partner na talagang pinrepare ni God para sa atin. Lahat tayo, ingo sa inyo, merong mga nakalaan na partner para sa atin. Nakala kayo. Ang kailangan lang talaga natin gawin is to seek. Muna, alamin natin muna. Kukunin muna tayo doon sa creator ng love. Tanda natin, God is the ultimate matchmaker. Kung paano napaganda ni God, yung storya ko na pangit. Diba? Oo. Dumilingon ako. Sa Pasko, sinasabi ko, Lord, buti na lang siguro ako. Kung na-try mo na yung plano mo before, siguro ang challenge ng Panginoon sa inyo ngayon, anak, nasubukan mo na yung plano mo noon. Subukan mo naman yung plano ko ngayon. Ikumpara mo yung plano mo at plano ko. Tingnan natin yung pagkakaiba. Thank you. God,